are the Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Taking the nations. About to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. The nations, for the King is about to come. The King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood. The Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here. Establish His kingdom, taking the nations, cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. The Joshua generation. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaping the nations, cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show the grace and thy salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, for the King is about to come. The wise Joshua generation, show what is grace and thy salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. Establish His kingdom, taking the nations, cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. The Joshua generation. Taking every tribe and
kingdom, shaking the nations, for the King is about to come. The wise Joshua generation, show what is praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood. Kailan may hindi mag-iisa.
sa mga oras na to, patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon,
Amen. Magandang araw po at a blessed Sunday sa bawat isa sa atin. Amen. Mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre hindi po natin kakalimutan yung mga kapatid natin sa international. Amen po ba mga kapatid? And this day, this Sunday celebration, tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon sapagkat tunay nga na magpapakilala ang Diyos sa atin sa araw na ito. Amen? Gusto ng Diyos na makilala natin yung identity niya, yung character niya as a supernatural God. Amen mga kapatid? Purihin ang Panginoon. So sa araw na ito, mag-start po tayo na tanggapin at i-ask natin ang presence ng Panginoon. The Ark of the Covenant, even this time na napakainit, this time na marami tayong mga trials, mga chaos, ang gusto ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa presence niya. Amen? So let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sapagkat kami ay bibigyan mo ng revelation for this day na kung saan tunay yung character mo, yung identity mo, Panginoon, bilang supernatural God ay amin pong maririnig at amin pong masasaksihan, even Lord God, na may mga pagkakataon, Panginoon, sa buhay namin na parang hindi namin nararanasan. Lord, ang panalangin po namin, lahat po ng maririnig namin, lahat po ng matatanggap naming salita, Panginoon, ay magkaroon, Lord God, ng buhay. Panginoon, hindi basta lamang story, kundi buhay. Buhay at nabuhay sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang iyong salita, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, how supernatural is our God? Amen. So, ang Biblia po, mga kapatid, ay punong-puno po siya ng miraculous and supernatural power of God. Amen? Kapag ka po tayo nagbasa ng Biblia, amen, lalo na po, kahit saan pong Old Testament, New Testament, makikita po natin kung gaano kakapangyarihan ng Diyos natin. Amen? So, mapalad po pala tayo mga kapatid. Amen? Habang tayo nagbabasa ng Biblia, habang nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na binabasa natin, ganun din po yung nakukuha nating message sa Panginoon na tayo ay mayroong makapangyarihang Diyos. Amen? Yung tatay natin, yung ating brother Jesus, amen? Lahat na pwede nating itawag sa Panginoon ay ganun kapangyarihan. Amen? So, bilang mga Christian, yung mga miracles, yan daw po mga kapatid, ang nagko-confirm na nag-e-exist ang Diyos. Amen? Kapag ka po may miracles, yung supernatural power ng Panginoon at yung kanyang message, yun po ang nagko-confirm na siya po ay nag-e-exist. Amen? Pero doon po sa secular world, kung saan nanggaling din po tayo, at lalo na po doon sa mga marurunong, sa sobrang runong, amen, yung mga matatalino, amen, ay pagka sinabing miracles, sa kanila po is there is no divine intervention. At ang miracles daw at ang supernatural daw ay not possible. Yun po ay sa mundo. Yun po dun sa mga maraming alam. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos o yung naniniwala sila sa kanilang katalinuhan na ang miracles daw, ang signs and wonders ay hindi posible na kung tayo dito ay hindi maniniwala, lahat po tayo, mga nanonood po ngayon sa ating pong YouTube or sa ating Facebook, at lahat po tayo na narito, kung hindi po tayo maniniwala sa miracles, sa signs and wonders, ay huwian na lang. Amen? Huwian na lang tayo. Amen? At let's forget about God.
kung hindi po tayo maniniwala sa miracles. Amen? At kung hindi tayo maniniwala sa miracles, i-abandon na raw natin yung pananampalataya natin. Ganon katindi kapag pinag-usapan ang miracles, signs and wonders, and supernatural power. Kailangan meron kang pananampalataya. Amen? At bilang mga Kristiyano, ay talagang dapat, every one of us, ay maniwala na merong miracles. May milagro. Amen? Merong supernatural. Merong extraordinary. Mga kapatid, nung ikaw nga, katigas-tigas ng ulo natin, di ba? Bakit tayo napalambot ng supernatural power ng God? Mga adik, nagbabalikan sa Diyos dahil sa supernatural power ng God. Amen? Kahit na ikaw, adik ka, ikaw ay super yung wickedness natin, ikaw ay balas-basagulero, amen? Ang supernatural power ng God ang magpapabago sa bawat isa sa atin. Wala pong makakapagbabago sa atin na tao lang, amen? Kundi yung kapangyarihan ng Diyos, amen? Yan po yung unang-unang miracles na nangyari sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen? So, lahat po tayo ay nag-a-agree na miracles yung changing lives na kung saan meron tayo ngayon. Amen? Purihin ang Panginoon. So, sabi po ng mga philosopher, may isang philosopher na nagsabi na ang miracles daw ay violation of natural law. So, kapag daw pinag-usapan ng miracle, binaviolate daw ang natural law. Amen? Kasi yung natural law are immutable. So it is impossible daw na for the immutable laws to be violated. So in conclusion, yung mga philosopher, yung mga katalinuhan ng sarili nilang talino, ang sinasabi nila, miracles are impossible. So pero dapat yung mga Kristiyano hindi ganun, di ba? Amen? So pero po tayo mga kapatid, meron bang tayong pinanghahawakan na credible history, evidence of miracles and supernatural power of God? Meron ba tayong pinanghahawakan? Sige nga mga kapatid. Di ba mga kapatid, tayo ay naniniwala na merong historical, credible New Testament documents ang meron tayo. Di ba? Mga kapatid, ito po mga kapatid, is the best, amen, historical, credible, New Testament documents na kung saan, mga kapatid, yung wealth, ibig sabihin, sa Tagalog ng wealth, ano ba? Kayamanan. Ang kayamanan ng manuscript o ng Biblia, amen, ay naririto, amen? At ito po yung nagte-testify, nagse-certify, of an ancient writing in the world. Ito po yung the best. Amen? Lahat po ng mga libro, yung iba nga, nagbabasa pa ng mga magical books, di ba? Marami pang nagbabasa ng mga romance book. Amen? Marami pa silang mga hinahanap na libro. Pero mga kapatid, the best thing or the best manuscript or the best book na meron tayo na kung saan ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili at ang mga ebidensya na kung saan siya ay gumagawa ng milagro ay nasa ating mga kamay na. Amen? Baka hindi pa natin binubuklat. Nasa kamay na natin yung pinanggagalingan na kung saan may revelation ng miracles. Amen? So, napakaraming ebidensya na si Jesus ay gumawa ng mga miracles na contained na nasa New Testament. Amen? Na very highly reliable history. Amen? Na nandito po lahat. So, these miracles, mga kapatid, serve as powerful demonstration of compassion. So, lahat po ng miracles na ginawa ng Panginoong Jesus ay isang demonstrasyon ng napakapangyarihang compassion ng Diyos. Amen? Kahabagan ng Diyos. Amen? Even faith
and limitless capabilities of the Son of God. Amen? Wala pong limitasyon ang pwedeng gawin ng Diyos. Tayo pa mga kapatid na mga anak ng Diyos, dapat alam natin na wala pong limitasyon ang kakayanan ng Diyos sa buhay natin. That the Son of God, grabe po ang gagawin ng Panginoon sa atin, maniwala lang po tayo. Amen? So, si Jesus po, kaya po, nung ginawa niya po, nag-perform siya ng napakaraming miracles, ng mga signs and wonders, supernatural, amen? Ay hindi lang po para i-impress ang tao. Hindi po para i-impress ang tao, hindi po yun ang kanyang layunin, mga kapatid. Ang mga miracles ni Jesus, is only a confirmation that He was, siya po ang unique Son of God, the long-awaited Messiah. Amen? So, hindi po niya ginawa ang mga miracles, ang mga signs and wonders para lang po magpa-impress sa atin, magpa-impress sa mga taong nakasalamuhan niya. Siya po ay gumawa ng mga milagro para ipakita na siya yung unique, siya yung Diyos, siya ang Son of God na punong-puno ng kapangyarihan. Amen? Makikita po natin sa Acts chapter 2 verse 22, ito pong ating pinag-uusapan. Napaka-evidence po itong Acts chapter 2 verse 22. Amen? Sabi dito, "People of Israel, listen. Oh, the people of Joshua generation, makinig kayo." Sabi dyan, "God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through Him, as you well know." Amen? So mga kapatid, pinapakilala dito sa Acts chapter 2, verse 22, amen? Publicly ina-announce na si Jesus, amen? Kaya mga kapatid, hindi lang po basta tao ang ating Panginoong Jesus. He is a supernatural God. Amen? Si Jesus Christ, lahat ng mga miracles niya ay nagko-confirm, amen? Nag-confirm that with His arrival, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, amen? The kingdom of God was being established with supernatural power. Hindi mai-establish ang kingdom of God kung walang supernatural power. Amen? Ito po ang kaibahan ng Diyos natin. Amen? Sa ibang mga Diyos-Diyosan o anumang dino-Diyos ng kahit sino man. Amen? Sapagkat itong kingdom of God ay in-establish ng mayroong matinding kapangyarihan. Amen? With an extraordinary power. Amen? Diba, hindi ba kayo nasisiyahan dyan na tayo ay nahandoon sa kingdom of God, amen, na merong powerful God, merong supernatural powerful God na meron tayo, amen? So, there is no, mga kapatid, wala sa area natin, walang kahit sa anumang area ng buhay natin na ang God ay hindi in control. Tandaan po natin, kahit na ayaw mo magpa-control sa Diyos, He is in control of our life, amen? Kahit binigyan po tayo ng Diyos ng freedom to choose, siya pa rin ang in control ng ating buhay. Amen? Kaya niyang gawin lahat sa mga buhay natin kasi siya nga yung gumawa sa atin. Siya ang nag-create sa lahat ng bagay. Amen? And this brings us great comfort. So napaka sarap pong isipin na sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, sa lahat ng mga bagay na meron tayo, God is in control. Kung mapunta ka man sa sitwasyon na hindi maganda, God is in control. Sa sitwasyon na maganda ang buhay natin, God is in control. Di ba napaka-comforting yung ating narinig ngayon na nasarap naman? God is always with me and God is always taking care of me. Amen? So ngayon pong araw na ito, mga kapatid, this Sunday, papakita po natin yung mga incidents where Jesus demonstrate His supernatural power. Hindi ko po pwedeng maisa-isa sa lahat, mga kapatid. Pipili lang po tayo ng ibinibigay na revelation ng Panginoon kasi there is almost
I think 34 miracles na ginawa si Jesus, pero hindi po kakayanin ang oras natin na pag-usapan yung 34 miracles na yun. So this time, ay hinati po muna natin sa tatlo yung pag-uusapan natin all about the supernatural power, amen, ng Diyos with His miracles, signs, and wonders. So yung una po is all about the supernatural power over nature. Amen? So, there is a supernatural power over nature. So ngayon siguro sa nararamdaman nating init ngayon, amen? Pwedeng sabihin natin na nakaya naman ni Lord palamigin yung ating climate, amen? Pero papakita po muna natin kung paano ginawa ni Lord yung kanyang kapangyarihan over the nature. Doon po sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, this is all about the story of Jesus calming the storm. Amen? Jesus calmed the storm. So, nung kukwento na lang po natin kasi wala po dyan sa ating PowerPoint, kukwento po natin kung ano po yung nangyari, pero alam ko po na lahat tayo siguro nabasa na po natin to. Amen? Pero gustong ipakita sa atin ng Panginoon yung message na sa araw na ito with regards to Jesus calmed the storm. So, ito po yung gabi naganap, mga kapatid. So, isipin nyo na gabi, nasa laot kayo at tinanin nyo yung scenario, kunyari nanonood kayo ng sine, na merong gabi na, merong boat, at ang si Jesus sinabi niya sa kanyang mga disipulo, let us cross the other side of the lake. So, punta tayo dun sa other side of the lake. Ibig sabihin, sasakay si Jesus doon sa bangka. Amen? So, kinuha ng mga disciples si Jesus at isinakay nila sa bangka. At sila ay nagpatuloy na magpalaot. At iniwan nila yung maraming crowd. Tandaan nyo, kapag ka po si Jesus ay lumalabas, marami pong crowd, mas marami pa sa atin, amen, yung kanyang kinakausap. So, iniwan niya, sumakay siya sa boat, amen. So, nung sila po ay nagpalaot na, mga kapatid, siyempre, dumating yung malakas na bagyo, amen, ang lakas ng bagyo, at sila ay nasa laot na, at almost yung waves, yung ang tawag sa waves? Alon. So, yung alon ay napakalalaking alon. Amen? Ang sumagupa doon sa kanilang bangka. At napuno ng tubig ang bangka. Amen? At si Jesus doon sa likod ng barko ay mahimbing natutulog. Amen? Grabe, no? Grabe naman mahimbing si Jesus. Siguro dahil sa sobrang pagod niya, dahil marami po siyang kinausap, marami siyang kinausilan, marami siyang mga ginawang bagay-bagay para sa mga tao. Amen? So, ang sabi doon, nung nakita nila si Jesus na natutulog, sabi ng mga disciples sa kanya, Jesus, sabi niya, teacher, hindi nga Jesus, teacher, don't you care that we're going to drown? Tayo ay malulunod na. Hindi ka pa nagigising. Amen? So, malulunod na tayo. So, nung nagising na si Jesus at tumayo siya at nirebuke niya ang wind at ang waves. Amen? Nirebuke niya yung hangin na malakas at yung malalaking mga alon. Amen? Sabi lang ni Jesus, silence, be still. Yun lang. Amen? Yun lang yung word na sinabi ni Jesus. And suddenly, yung wind stopped. Tumigil ang wind. And yung mga waves, yung mga alon ay nagsitigil din. At nagkaroon ng great calm. Amen? Then, tinanong niya yung mga disciples, why are you afraid? Bakit kayo natatakot? Do you still have no faith? Wala ba kayong hanggang ngayon pananampalataya? Kasi matagal na nilang nakasama si Jesus. Amen. Hindi po ito yung unang miracles na ginawa ni Jesus.
Sabi doon, the disciples were absolutely terrified. Sila po ay nagtinginan, ang sabi nila, sino tong taong ito? Sino tong man na ito na even they ask each other? At sabi doon, even the wind and the waves obey him. Amen? Na kahit itong wind, itong mga alon na malalakas ay sinusunod siya. So di ba napaka-interesting po kung tayo po yung nahan doon, siguro mas takot na takot tayo, di ba? Naku, malulunod na tayo. Amen? Di ba naman ako marunong lumangoy? Ako po hindi marunong lumangoy. Amen? Kaya nung unang sakay ko po ng barko, talagang sinuot ko na po yung jacket. Yun. So, napaka-interesting po ito pong ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid. So, ang mensahe lang po ng Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon, that magkakaroon po tayo ng mga pagdadaanan ng difficulties o mga pinagdadaanan na natin ngayon ng mga difficulties in life. So, sometimes, kapag meron tayong dinadanas, lalo't napakahirap na dinadanas natin, sometimes, napaka-quick nating i-accuse ang God. Amen? Na-accuse natin agad ang Diyos na hindi siya nagke-care sa atin. Amen? Marami na mga nag-backslide sa kanilang pananampalataya kasi nang dumating sila sa punto ng kanila pong mga difficulties in life, ay sila po ay pinanghinaan ng loob at sinasabi nila na ina-accuse nila ang Diyos na God doesn't care for me. Ako ay pinabayaan ng Panginoon. So, madali tayong nag-accuse in times of trials, amen, and difficulties. So, when we think that way, kapag po tayo ay nag-iisip ng ganyang bagay, ay we are equating, kino-compare natin ang God's care doon sa life of ease and prosperity. Kino-compare natin ang Diyos doon sa magandang buhay at sa prosperity, kino-compare natin yung care ng Diyos. So mga kapatid, oftentimes, na kapag ka maayos ang buhay natin, amen, hindi natin naaalala ang Diyos. Diba? God isn't even in our radar. Amen? Kapag sometimes sa maayos ang buhay natin, hindi tayo, meron tayo, at maganda ang kalusugan natin, sometimes hindi natin naaalala ang Diyos. But, even lagi siyang at the back of the seat, hindi natin siya napapansin. So that was in during our good times, ini-ignore natin siya. Pero pag bad times na, ay minsan a-accuse natin ang Diyos na bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi ka man lang nag-care sa akin? Born again pa naman ako. Naniniwala pa naman ako sa'yo. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Madali nating i-accuse ang Diyos. Amen? The truth is, God does care for us. Amen? See, ang Diyos ay talagang nagmamahal sa bawat isa sa atin. But in His care, ay hindi ibig sabihin na nagkikare siya sa atin, exempted na tayo sa mga trials. Amen po ba? Sana, Lord, huwag ka nagkikare ka talaga sa akin. Wala nang mga trials. Wala nang mga pagsubok. Wala nang paghihirap. Pero bang ganun? Ang sabi ng Diyos sa atin, doon po sa James chapter 1, verse 2 to 4. Tingnan po natin to. Sabi dyan, exempted po ba tayo sa mga trials? Dahil ang Diyos ay mapagmahal, ito po ang sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi dyan, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. When your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen po ba? So mga kapatid, hindi po tayo exempted sa ating po mga trials, sa ating mga persecutions, sa ating mga troubles. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin, tumatag tayo. Amen?
dahil siya ang supernatural God, pagkakalooban din tayo ng Panginoon ng supernatural power to overcome. Amen po ba? Dahil ang Jesus natin, si Jesus is an overcomer. Amen? So, ganun din po ang mangyayari sa atin. Gusto ng Lord, dumaan tayo doon para katulad ni Jesus, tayo po ay magiging overcomer. Kaya hindi po tayo exempted, di ba? Hindi po tayo exempted para maging, masabi natin na katulad ni Jesus, kami rin na supernatural God ay ganun din. Magkakaroon din tayo ng supernatural power to overcome. Amen? So yun mga kapatid, because we are the children of a supernatural God, ay ganun din po tayo mga kapatid. We will become victorious. Amen? So, ang sabi dyan, kailangan palitan natin yung mga anxiety natin, mga worry natin sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Our anxiety, change our anxiety and our worries with trust. Palitan mo ng pagtitiwala. Ano ba ang meron tayo ngayon? Anxiety? Sino dyan ang nagwo-worry? Meron pa kaya kaming isasain bukas? Amen? Makakayanan pa ba namin yung init na to? Ang dami ng mga nagwo-collapse? Amen? At marami pang mga worries ang tao. Dapat daw, mga kapatid, palitan natin yung mga naiisip nating negative na ng pagtitiwala sa Diyos sapagkat siya ang tunay na supernatural God. Amen? Dahil siya po is in control. God is in control of our life. So nothing will ever touch your life that God has not allowed. Amen? Wala pong anumang makakapag-attach sa atin, makakapatay sa atin na hindi inaalaw ng Diyos, na inaalaw ng Diyos. Amen? Nothing. So sometimes, God walks with us through our trials. That's sometimes, kasama natin ang Diyos doon sa trials na pinagdadaanan natin. Akala natin nag-iisa tayo. Kasama natin yung supernatural God with our trials. And sometimes naman, dinideliver niya tayo from the trials. Amen? So yung isa, sasamahan niya tayo para magaan lang. Amen? Pero yung isa, i-deliver niya talaga tayo doon sa pinagdadaanan natin. Amen po ba? So, in today's message po sa atin, Jesus performed the miracles. Nagpe-perform po si Jesus ng miracles para ma-open ang eyes ng mga disipulo kung ano talaga yung tunay na identity ni Jesus. Siya yung pinakamakapangyarihan, the supernatural God. And even up to this point sa atin po, mga Kristiyano, gusto ng Diyos. Kaya siya nagpe-perform ng miracles. Kaya meron tayong nababasa. Kaya meron tayong mga napapagdaanan na mga miracles na nangyayari sa buhay natin para makita natin, ma-open ang mga mata natin, ma-open ang ating mga puso na ang tunay na identity ng Diyos natin. Amen? So, hindi lang siya basta-basta yung one of the guys na barkada ng mga disciples. Amen? Hindi lang siya basta-basta yung one of the guys. He wasn't just a great moral teacher. Hindi lang po siya basta teacher. Ang mga miracles na dinemonstrate ng ating Panginoong Jesus is a very powerful way that Jesus was more than a mere man. Hindi lang po siya basta tao. Amen? Meron po siyang kapangyarihan. He was the divine Son of God. The Messiah. The Savior of the world. Ganon kagrabe si Jesus. Amen? Ganon kapangyarihan ng the Savior of the world, ng buong mundo. Amen? So when He speaks, kapag nagsalita si Jesus doon sa hangin at doon sa mga alon, nakikinig yung alon at hangin. Di ba kayo namamangha doon? Di ba mamamangha ka na sino to? At pati ang hangin at ang mga alon ay pinakikinggan siya. Amen? Kasi Jesus is the Lord of nature. Amen? Siya ang Lord over nature.
Dahil kinreate niya siya mismo ang nag-create ng wind and waves. Bakit hindi siya pakikinggan nito? Eh siya nga ang gumawa dito. Amen? Mas mabuti pa nga daw yung mga wind and waves nakikinig doon kay Jesus. Sometimes ang human, yung ginawa niyang tao, minsan Kristiyano pa, hindi nakikinig sa boses ng Diyos. Mas nakinig pa yung, ano, di ba? Yung wind at saka yung waves. So what humans, with all of our intelligence, amen, sometimes hindi natin pinakikinggan ng Diyos. Amen? So, tayo na mga humans, may sarili-sarili tayong intelligence, ay, huwag ko munang sundin ang Diyos. Ayoko muna kasi alam ko mas tama ito. Mga kapatid, ito na ang pagkakataon na yung supernatural God nakikipag-usap sa atin ngayon, napakinggan natin kung ano man yung pinapagawa sa atin. Amen? Jesus accused the disciples of lacking faith. Tayo ba? Meron ba tayong pananampalataya? Baka ma-accuse tayo ni Jesus. Oh, wala kayong pananampalataya. Unbelief and fear always go together. Kapag ikaw natatakot na, ay unbelief ka na. Amen? So, they never should have doubted their safe arrival. Kasi una pa lang, sinabi ni Jesus, nung pagsakay pa lang nila sa barko, sinabi niya, let's go to the other side of the lake. Ibig sabihin, alam ni Jesus ang pinagpupuntahan nila. Alam ni Jesus, may pagdadaanan sila. Amen? So, dapat hindi nagkaroon ng doubt itong mga disciples. So, this miracle not only demonstrate Jesus' authority over creation, but also serve as a symbol of the peace He brings to the storms of our lives. Amen? So, hindi lang po, ito pong message na to, hindi lang nagsasabi na si Jesus may control ng nature, ng wind and waves, kundi nagsasabi si Jesus sa bawat isa sa atin natin ngayon na siya ay nagbibigay ng kapayapaan, amen, doon sa mga storms ng buhay natin. Ano ba ang meron tayo ngayon na pinagdadaanan ng mga storms, amen, na mga bagyo sa buhay? Ang sabi doon, may miracle si Jesus, amen. He will calm everything in our lives. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, amen. So in Jesus, we have ample evidence that God cares and that He is worthy of our worship and trust. Kailangan magkaroon tayo ng pagtitiwala at pagpupuri sa ating Panginoong Jesus sa buhay natin ngayon. Kasi kung ano yung nangyayari noon sa New Testament, sa Old Testament, nangyayari sa atin ngayon at yung testing ng ating faith ay gustong makita ng Panginoon na tayo ay hindi magkaroon ng doubt. Amen? Sapagkat kailangan magkaroon tayo ng trust sa Kanya ngayon. Amen? Ng pagtitiwala sa ating Diyos. So number two, supernatural power of God's provision. So yung una ay supernatural power, amen, over nature. So ngayon, ang susunod nating pag-uusapan is all about the supernatural power of God's provision. So, makikita po natin ito sa John chapter 2, verse 1 to 11, which is the wedding at Cana. Amen? Na kung saan yung kwento naman na ito, mga kapatid, baka may mahilig dito ng alak. Ayan, may message po si Lord mamaya. Amen? Dito, sabi dito, turning water into wine was the first sign, a miracle of Jesus used to reveal His glory to the people around Him. So ito po yung unang-unang miracle na ginawa ni Jesus na kung saan doon po sa wedding ay paubos na yung alak doon sa pagtitipon, doon po sa celebration ng wedding, at ginawa ni Jesus yung mga gallons, yung mga jars na pinapuno ng tubig at ginawa niyang alak. So what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory. Pinakita niya yung kanyang gloria at naniwala ang mga disipulo sa kanya. Ito yung unang-unang
na pagkakataon naniwala yung mga disipulo sa kanya. Amen? So, one of the most misconstrued story ay ito pong ginawa ni Jesus na pinalitan niya ang tubig ng alak. Dahil marami pong Kristiyano, mga kapatid, nakinig po tayo, marami mga Kristiyano ang nag-attempt na i-squeeze, amen, ang scripture patungkol dito. Some are spot on while there those who completely miss the point. So, na-miss ng ibang mga Kristiyano yung punto ng message ng patungkol dito sa wedding at Kanya, amen. So, ang common na misinterpretation sa storing ito ay sinasabi nila na it is completely fine to get drunk. Pwede naman palang maglasing on wine because Jesus provided barrels of it. So, yun po yung misinterpretation. Kasi, di ba, meron ding nakalagay sa Bible na do not get drunk. So, hindi po pwede na magkaroon ng misinterpretation sa message na binibigay ng Panginoon yung ginawa niya itong miracle na ito. Amen? Nakakatawa lang, mga kapatid, na yung interpretation ng iba dito ay nami-mislead ang bawat, lalo na yung mga Kristiyano. Na pwede naman palang lasing, amen? Na uminom ng maraming alak dahil nahan dito sa wedding. Pero mga kapatid, may message po kung bakit po may miracle at the wedding, amen? Where Jesus turned water into wine is worth noting. Kailangan take note po natin, mga kapatid, because it's truly a work. It's truly a work of supernatural. Amen? Walang merong tao na may kakayanan na yung tubig ay maging fruits na alak. Amen? Na maging juice. Amen? So, ibig sabihin, may gusto lang ipakita ang Panginoon dito sa ginawa niya because it carries a message. Meron pong mensahe that go beyond manifest circumstances that people witness. Yung nakita po ito ng mga tao, meron pong nagkaroon ng lesson. So, ang tatlong lesson po ng turning water into wine, number one, Jesus can provide all we need. Amen? So, God won't provide all you ask. Hindi lahat ibibigay ng Diyos sa iyo. Especially if He knows it's going to destroy you. Kung ito po'y makakasira sa atin, at lalo na po yung mga alcoholic, God, gawin mo namang alak yung tubig. Diba? Gagawin ba yun ng Diyos? Diba? Hindi. Amen? Kasi alam po ng Diyos na makakasira yun sa atin. Amen? So, God can and will provide miraculously for our needs. He knows must be met to empower us and to pursue Him and His purpose. Amen? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay ma-empower tayo at hanapin natin siya at yung kanyang purpose sa buhay. Amen? So, ang sabi po sa 1 John chapter 5, verse 14, ang sabi dyan, and this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Amen? Na kung ano yung will niya, pakikinggan niya tayo. Kung ano yung kalooban niya na panalangin natin, ibibigay niya sa atin. Pag hindi niya kalooban, hindi niya po ibibigay. So, ano po ang susi? Ano po ang susi? Ask according to His will and through Christ Jesus. Amen? Pag ikaw humingi sa Diyos, yung kalooban niya at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, number two, stop focusing on the wine. Stop focusing on the wine. When asked by his mother, sabi ng ni Mary kay Jesus, paubos na yung handang wine. So
So Jesus responded saying, "Woman, what does this have to do with me?" So dun po sa John 2:5 yun. So because yung miracles had everything to do with God. Lahat po na mga miracles is everything to do with God. Amen? Had everything to do with God. So, ang isa pong nakakalungkot na aspect dito sa story, mga kapatid, is yung bride and groom at yung mga attendees. Amen? Ito po yung nakakalungkot. Hindi nila alam kung sino po yung winemaker. Amen? Basta sila inom lang. Tapos, masaya sila kasi masarap yung iniinom nila na supposed to be dapat pagka malapit na. Kasi mahaba po ang celebration nila. Hindi lang isang araw ang celebration nila kapag meron po wedding. Kaya dapat punong-puno sila ng madaming inumin. So sila, kahit na alam nila naman dapat ubus na at wala na, ay nakakainom pa rin sila ng masarap na inumin. So ang ibig sabihin, hindi nila inabsan ang galing. Amen? So hindi nila kilala kung sino yung gumawa. Because they were too focused on the wine. Doon lang sila nakafocus doon sa wine. Amen? So sa atin ngayon, mga kapatid, sa atin dito, na mga nakikinig sa atin, amen? Maybe ito pong wine is yung ating job na gusto natin. Amen? Yung finances na ating mga pinapanalangin at yung mga pinapanalangin natin, house and lot o car, ano ba yan? Yung ating career. Whatever it is, mga kapatid, don't let it take your eyes on the person of Christ. Ano mang mga bagay na yan, mga kapatid, hindi po ito dapat tayo nakapokus. Sila, nakapokus sila dun sa wine. Hindi sila nakapokus dun sa naggawa ng wine. Tayo, mga kapatid, kapag na-bless tayo, may blessing, may abundance, meron tayong trabaho, meron tayong bagong ano man yung binigay ng Diyos sa atin, dapat nakapokus tayo sa nagbigay. Amen? The one, the person of Christ. Amen? So, yun po yung pangalawang lesson. Number three lesson po na binibigay po sa atin about the water turn into wine is believe in the messenger, not just the message. So, ang purpose po ng miracle na sinabi po sa John chapter 2 verse 11, this is the first signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory and disciples believed in Him. Ano po yung goal? The goal was to make people believe in Jesus and foremost before anything else. Kailangan una na maniwala sila kay Jesus. Amen? Doon sa messenger. Amen? So, ang purpose po ng signs and wonders, mga kapatid. So, kapag ka po may miracle si God, He doesn't want us to believe in miracle, signs, and wonders lang. Hindi lang po tayo maniwala, ay, ang ganda, ang galing, merong signs and wonders, may miracles. Hindi lang po basta naniwala lang tayo doon, kundi ang gusto ng Diyos, He wants us to believe in Him and to cause other to believe in Him. Gusto niya maniwala tayo at maniwala ang iba. Amen? So, ang purpose po ng signs and wonders is to point to the power, person, and reality of God. Amen? So, not for us to have our fill. Ang purpose po ng miracles ay hindi lang po basta mapuno tayo ng inumin, hindi lang po mapuno tayo ng bread, ng money, ng glory, ng fame, or whatever we get out of the miracle. Kasi kapag may miracle, may blessing yan, di ba? Merong blessing. At ano man yung natanggap mo dun sa miracle at ikaw ay na-bless, ang punto po ay hindi po doon sa binigay, hindi po doon sa message, hindi doon sa natanggap mo, kundi kung sino yung nagbigay. Amen? Yung messenger. At yan po yung supernatural God natin. Amen? So, ganun din po yung nangyari dun sa Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Yung feeding of the 5,000. Amen? So, ito po yung isa din sa miracle na ginawa ni Jesus na kung saan napakain niya
ang napakaraming tao, the 5,000, at meron pang mga leftover. Amen? Meron pang 12 basket na natira at yun yung mga sinyaron siguro ng mga 5,000, di ba? Alam na alam nung natin na pag-word na sharon. May mga dala-dala na siguro silang mga supot o kaya mga container kasi ang daming leftover na bread and wine. Ganun po katindi ang ginawang miracle ng Diyos kasi ang dami pang natira. Baka nga doon sa wedding, madami pang natira na wine. Amen? So, kapag pinag-usapan natin ang miracle, amen, it transcends or go beyond the physical act of sustenance. Hindi lang po yung physical sustenance. Ibig sabihin, hindi lang yung masustain ka, ma-feel ka ng pagkain, ng isda, ng bread, o ng inumin, mga kapatid. Ang nagsisimbolo po dito, mga kapatid, is the spiritual nourishment that Jesus provides. Ano ba yung spiritual nourishment na binibigay sa atin ng Diyos? Yung nagsasatisfy ng kagutuman ng ating kaluluwa. Amen? The hunger of our soul. Yun po yung pinaka-importante kasi yung pagkain, mauubos din yan, di ba? Nauubos din yan. Yung mga blessing, mawawala din yan. Pero ang hinahanap ng tao is yung hindi mawawala, kundi yung mawala yung hunger of soul. Amen? So mga kapatid, importante po yung spiritual nourishment. Amen? Lastly, amen, is all about the spiritual power of healing. Amen? Ito po ang miracle, ito pong healing miracle ay paulit-ulit na theme ng gospel. Amen? Makikita ninyo po, marami po ang makikita ninyo po na pinagaling si Jesus. Amen? At nag-i-illustrate po ito ng compassion doon po sa mga nagsasuffer. Amen? So, pag pinag-usapan ng supernatural power of healing, nahandun po yung supernatural compassion ng ating Panginoong Jesus doon po sa mga nagsasuffer. So, marami po ang kanila pong mga mata, amen, ay nakakita, mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad, amen. Sa atin ng panahon, di pa natin nakikita to, siguro magugulat tayo kapag nakakita tayo ng supernatural na bulag, instant, nakakita. Nung panahon po, nang nahan ito po sa New Testament, physically po mga kapatid, talagang nakakakita ang mga bulag. Amen? At yung mga pilay ay nakakalakad. Amen? So, nare-restore ang health ng merong karamdaman. So, ganun din yung nangyari dun sa woman na 12 years sila na na-healed. Na 12 years siyang na-healed na dahil tinatch niya lang yung Jesus cloak, yung laylayan ng damit ni Jesus. So lahat po ng mga healing na nakita po natin sa New Testament ay isa pong miracle of transformation. Amen? Miracle of changing. Amen? Yung power na nagbibigay ng wholeness to our brokenness. Broken na ba tayo? Amen? Hirap na hirap na ba tayo kung ano man yung meron tayong karamdaman o trouble sa buhay? Si Jesus, mga kapatid, may kakayanan na baguhin kung ano man ang meron tayo na nagpapahirap sa atin. Amen? Katulad ni Lazaro, di ba? May kakayanan si Jesus na bumuhay ng patay na kung saan ito po yung ating hope na pagdating ng panahon, pagdating ng end times, pagdating na bubuhayin na ni Jesus ang lahat ng nangamatay. Amen? At magkakaroon tayo ng eternal life. Ito po yung hope natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So these miracles and other recounted in the Gospels, ito po ang nag-i-invite sa atin, amen, na yung nature ng ating Diyos, yung divine power ng ating Diyos na
tumatrabaho kay Jesus. So, china-challenge po tayo mga kapatid. Sa araw na ito, china-challenge po tayo na i-embrace natin yung faith that goes beyond the visible and tangible. Kailangan natin pagtiwalaan si Jesus na pwede tayong baguhin. Ano man yung masama nating ginagawa, pwedeng magbago ni Jesus. Ano man yung mga bandages natin, ano man yung mga nahihirapan tayong matanggal sa buhay natin, kaya tayong baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At lahat po ng mga miracle na to ng ating Panginoon, kailangan ma-remember natin that the miracles of Jesus ay ma-remind tayo, mga kapatid, the power that can transform the ordinary to extraordinary. Ano ba yung mga ordinaryo pwedeng gawin ni Lord na extraordinary? Amen po? So mga kapatid, ito na po ang opportunity natin, mga kapatid. This is our opportunity na ipukas po natin ang ating mga puso. Amen? Sa divine power at lahat po ay pwedeng mangyari na gagawin ng Panginoon sa atin to seek to heal, amen, to restore, and to bring forth abundance, amen, in the midst of our challenges, amen. So, ang miracle po ni Jesus are not just stories to be told. Hindi lang po basta story lang ito, mga kapatid. Ito po ay living expression, amen, na kailangan maranasan po natin. Hindi lang basta ito story, mararanasan natin yung supernatural power ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, ito pong ating pong team na ng buong April, lagi po tayo mag-antabay sapagkat makikita natin, mararanasan natin yung supernatural power ng Diyos sa buhay natin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin. Amen po. Purihin ang Panginoon, and right now, let's stand and let us pray. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Yung identity mo, yung character mo, Panginoon, at anuman yung magagawa mo para sa amin, alam po namin that you are the supernatural God. And everything, Lord God, sa buhay namin is ay in control ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa amin, Panginoon. At lahat, Lord God, ay pwede mong gawin sa amin, Lord God. All things are possible with you, O Diyos. Salamat po ng marami sapagkat ang bawat isa sa amin dito, naniniwala kami, Panginoon, that truly that you are Jesus, the Son of God. You are the powerful God and you can transform our lives, Panginoon. You can restore and you can heal every sicknesses and you can do miracles, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. And truly, we give you all the glory this day in Jesus' name. Amen. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ako po si Sister Tita Barakas ng Rizal 1 District, Joshua Generation. Nandito po ako sa inyong harapan upang ipatutuo kung gano'ng kadakila, kung gano'ng katapat ang Diyos sa buhay natin. Especially po yung testimony ko sa aking pamilya na talagang nanalig po kami, nagtiwala at nanalangin na anumang pagsubok na aming dadaanan ay patuloy na ipagkakatiwala namin sa Kanya. Isa po sa mga testimony sa buhay namin sa kadakilaan ng Panginoon ay noong po mag-diagnose ang anak ko galing Saudi na meron po siyang limang baran sa ugat sa kanyang puso. At talaga po ito po ay naging malaking pagsubok sa amin dahil napakalaki po ng hinihingi ng
heart center ng operation para sa bypass operation ng anak ko. Pero purihin po ang Panginoon, nakita ko po ang kamay ng Diyos na patuloy na siyang kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. At talagang sobra-sobra po ang habag at biyaya ng Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan, nag-supply po siya ng hindi ng sobra-sobra sa aming pangangailangan. In-encourage po kami ng heart center na magkaroon ng on that day ng 500,000, pero purihin po ang Panginoon. Sa amin po ito po ay napakalaking halaga, pero hanggat po ang nagbigay sa kanyang, sa aming pangangailangan. At tinupad po ng Diyos yung pangako niya sa Philippians 4:19. Sabi po doon na, "And God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Purihin po ang Panginoon at yung pong inaakala namin na malaking halaga ay napakaliit lang pala sa presensya ng Diyos. Higit pa sa pangangailangan namin, ito po ay nagbukas po ang langit, ang Lord, gumamit po siya ng maraming blessing, durungawan ng langit upang ibigay yung mga halaga na pangangailangan namin. At ngayon po, awak po ng Diyos at fully recovered na po ang anak ko. At nakita po namin ang miracle healing na ginagawa po ng Diyos sa buhay, sa kanyang buhay. Sabi nga po sa salita ng Diyos na talagang higit pa po sa ating pangangailangan ay kaya niyang isupply sa ating buhay. Kaya po pinupuri ko po ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang katapatan, kung tayo lamang po ay patuloy na mananalig, magtitiwala at magkakaroon ng sacrificial na pagsunod para sa pagbibigay, lalong-lalo na sa pangangailangan ng Iglesia, makakamtag po natin at higit pa ang ibabalik ni Lord sa buhay po natin. Makikita natin ang mapagpapala, ang pangako ng Diyos ay tutuparin ng ating Panginoong Jesus. Natutuwa po ako at naninampalataya na ang bawat isa ay patuloy na magbibigay ang Lord ng higit pa sa ating inaasahan at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng binhi na ibibigay para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory in Christ Jesus. Amen. Receive this little blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift His countenance towards you and give you His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight for His establish His kingdom, making the nations, cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, You are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift Your name on high.
determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, trouble to space and my salvation. Jesus, You are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift Your name on high. Determined to fight for You to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, trouble is praise and our salvation. Jesus, You are exalted.